Bakit nga ba sa umpisa lang masaya ang isang relasyon? Bakit sa oras na tumagal na at dumaan na ang mga taon, nawawala na ang spark? Yung tipong dati ang lambing-lambing ng partner mo, pero nang lumaon, iba na ang lambing niya sa'yo. Nawawala na ang respeto, lalo na't nagbago na ang aura mo. Tumaba ka na at hindi na sexy. Dear Vonimalia TV, ako po si Julie. 35 anyos at may asawa na at 2 anak. Alam ko, Sir Von, maraming makaka-relate sa ikikwento ko. Ito ay typical na nangyayari sa aming mga kababaihan. At ang mga senaryo sa buhay may asawa na masasabi nilang nangyari din sa kanila ang nangyari sa akin. Nakilala ko ang asawa ko sa basketball league. Isa siyang magaling na manlalaro ng basketball sa aming lugar. Madaming fans na kababaihan, malalakas na sigawan at babaeng yumayakap pag nananalo sila. Pogi at mataas kasi siya, kaya habulin ng chicks at playboy pa. At ako ang nagtagumpay sa lahat ng kanyang mga babae. Isa kasi akong babaeng diyosa, ang ganda noon. Laging muse sa mga liga ng basketball. 5'7 ang taas ko at maputi at sexy. Dahil parehong mataas na babae at lalaki ang magulang ko. At may kagandahang babae rin ang aking ina. At dahil solong babae ako, ako ang nakasalo ng lahat ng kanyang kagandahan. Minana ko lahat kaya maraming inggit sa beauty ko noon. Nakatapos naman ako ng 2 kurso, gayon din ang partner ko na si Darwin. At lahat ng sinalihan kong beauty contest sa school namin, lahat nakuha ko ang corona. Kaya masasabi kong maganda talaga ako at matalino. Marami ang inggit sa pwesto ko dahil ang gwapong varsity player ay nababaliw sa akin. At gayon din naman sa pwesto ni Darwin. Sa dami ng manliligaw ko, siya ang pinili ko. Dahil nga with pleasing personality kaming pareho, kami ang hinahabol ng trabaho. Agad akong kinuha ng isang sikat na brand ng alak. At sumasahod ako ng halos 1,000 kada event bilang modelo ng kanilang produkto. At nakakarating ako sa iba't ibang bayan ng NCR para mag-promote ng alak. Kay ganda mo naman, Miss Julie. Hanga sa iyo ang mga boss natin. Alagaan mo lang ang pwesto mo at panigurado, yaman ka sa trabaho mo. Marami nang nagretiro na kagaya mo dito at yumaman talaga sila. Utak lang ang gagamitin mo, Miss Julie. Saad sa akin ang HR ng kumpanya ng alak. Kaya naman, lalo kong inayos ang trabaho ko. At ang partner ko naman na si Darwin, ahente din ng sikat na brand ng alak at malaki din ang sahod nito. At masayang-masaya ang magulang namin sa aming career. Nakakatulong kasi kami sa aming pamilya at hindi sila tutol sa aming relasyon. Dahil na rin, kita naman nila na nagtatrabaho kami at nakakatulong pa. Salamat sa iyo, anak. Ang barong-barong nating bahay, sementado na ngayon. Ikaw na babae kong anak, ikaw pa ang nakatulong. At ang mga kuya mo, ayun, tambay. Basta anak, mag-iingat ka ha. Baka mamaya, bastusin ka at alak ang pinopromote mo. Sad naman ang inay ko at tama nga naman ang inay ko. Maraming bastos. Kaya lang medyo matapang din kasi ako at palaban. Kaya iwas din sila sa akin at alam nila lalaban ako. At syempre ang macho kong kasintahan, papayag ba naman si Darwin na bastusin ako? Kaya maging boss kong mahilig sa babae, iwas sa akin. Malaking lalaki si Darwin at nag-gym ito, kaya alam nilang mahirap akong lapitan. Masarap, Sir Von, sa umpisa at ika nga ng matatanda. Sa una lang yan. At wala akong pakialam sa sinasabi nila. Basta masaya kami at yon ang importante sa isang relasyon para sa akin. Umabot kami sa 5 na magkasintahan at nagtatrabaho pa rin kami sa kumpanya ng alak. Kada 6 ay pumipirma ako ng kontrata at si Darwin naman ay naging manager na at regular employee na siya. Siloso at malambing at sweet naman si Darwin. Lalo na't habang tumatagal ay marami nang nagbabago sa itsura ko. Nagagawa ko ng alagaan ang sarili ko kasi may pera naman ako. At sabi nga nila, lalo daw akong naganda at lalong na sexy. At lalo akong ginaganahan at lalo akong inaalagaan ng katawan at mukha ko. Regular ako sa derma ko at may pinapagawa na rin ako sa mukha ko tulad ng ilong at kilay. Hanggang sa tumatanggap na rin ako ng sideline bilang escort ng mga manager ng kumpanya namin. Marami naman kami at basta kasama lang kami pag may big event. Kumbaga,
display kami sa tabi ng mga bigating boss namin. Pag may mga okasyon at fiesta naman, natututunan kong mag-backup dancer sa mga artista. Hanggang lalong gumanda ang sahod ko at naging doble ito at enjoy na ako, Sir Von. Naipagawa ko ang bahay namin at naging maayos ang buhay ng magulang ko. At hindi ko alam, yun pala ang magiging dahilan ng aming away ni Darwin. At nagsimula na nga ito ng mas malaki na ang sahod ko kesa sa kanya. Kesyo baka daw kabit na ako ng mayamang boss ko at kesyo baka daw nagpapabayad na ako. Nagagalit ako at lagi na kaming nag-aaway, Sir Von. Hanggang sa minsan na niya akong muntik saktan dahil bumili ako ng kotse nang hindi niya alam. Kaya ko naman kasing bumili ng mamahaling sasakyan at cash ito, Sir Von, at ramdam ko natamaan ang ego niya. Hindi niya kasi kaya pang bumili ng sasakyan at nagko-commute pa rin siya. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin, Julie, na bibili ka pala ng sasakyan? Ano mo ba ako ha? Para ka nakakainsulto ah. Bakit ka nagagalit? Una, pera ko naman ang binili ko at saka nasa destino ka. At kung magkita tayo 2 beses lang sa isang buwan, alang nga namang hintayin pa kita. At bakit napaka big deal naman yata para sa'yo ang kotse ko ha? Baka naman bigayan ng sugar daddy mo. Baka laspag ka na. At tira-tira na lang sa akin. Sa galit ko, Sir Von, ay nasampal ko ito sa gigil ko. At muntik na niya din akong sampalin. Masakit makarinig sa taong pinagkakatiwalaan mo at siya pa ang nauna sa akin, Sir Von. Parang napakababa naman ang tingin niya sa pagkatao ko. Kaya galit na galit ako noon. Nag-cool off kami, Sir Von, at ayaw ko talagang makita ang pagmumukha niya. Pero napaisip na wala na siyang makukuhang kagaya ko. At ilang buwan pa ay sinusuyo na muli niya ako. At dahil mahal ko, pumayag muli ako at nag-ayos na muli kami. Hiraman kami ng sasakyan ko at naging masaya na muli kami. Ganun pa rin naman ang aming samahan, away bati, at nakasanayan ko na rin. Ilang taon pa ang dumaan at naedad na rin kami. Nagamit ako ng pills para hindi mabuntis dahil may kontrata pa ako sa kumpanya ng alak. Hanggang sa maisipan na naming magpakasal, Sir Von, edad 30 na kasi kami at may ipon na kaming pareho. At nairaos naman namin ng masaya ang aming simpleng kasal. Masayang masaya ang aming magulang dahil sa tagal naming magkarelasyon sa simbahan din ang aming tuloy. Ayokong tumigil sa aking trabaho at aaminin ko may mga mas bata na sa aking namamayagpag sa dating pwesto ko at may sariwa at mas magaganda. At syempre, naedad na ako. Kaya naman tanggap ko na ang sitwasyon. Mahal, para bang may mga bago na kayong model ah? Mas magaganda at bata. Anong plano mo? Pwede namang sa bahay ka na lang at baka magka-baby na tayo. Wika ni Darwin at unawa ko naman, hindi talaga ako ganun kabata para sumabay sa mga bagong modelo. Kaya sa isip ko, hanggat di pa ako nabubuntis ay tuloy lang ako. At inilipat na nga lang ako sa isang malaking mall at naging supervisor na lang ako. Basta ang sabi ng mga boss ko, bawal mabuntis. At pag nabuntis daw ako, tapos na ang kontrata ko at bawal na akong mag-apply muli. 6 na buwan pa ang lumipas, hindi na ako dinatna ng buwan ng dalaw. Kaya naman yun na ang hudyat na magre-resign na ako. Sa bahay na lang ako at kami naman ay bumukod na sa kabilang lote ng bahay ni na Darwin. Kaya nakakakilos na kami ng amin at regular naman sa trabaho si Darwin. Kaya naman palagay ko hindi kami magugutom. Ang ipon ko ay itinabi ko para kako sa panganganak ko at sa tingin ko naman ay ayos lang ang lahat. Ang kotse ko, si Darwin ang gumagamit at okay lang sa akin kasi asawa ko na siya. Hirap ako sa pagbubuntis at kagaya daw ako ng nanay ko, nangitim ang leeg at kilikili at lagi akong tuksohin ni Darwin. Mahal, kadiri naman, ang itim ng leeg mo, ang pangit mo namang magbuntis. Bakit yung ibang babae magaganda pa rin? Ibang klase ka, mahal. Biro lang yon, Sir Von, pero ang sakit sa tenga ko. Humarap ako sa salamin at totoo naman ang lahat ng sinabi ni Darwin. Tumaba ako at umitim. Napakalaki ng pagbabago sa katauhan ko. Napahawak na lang ako sa tiyan ko at napaiyak. Aaminin ko, napaawa ako sa sarili ko. Pero bilang isang ina, mas naawa ako sa anak ko. Kaya inisip ko, laban lang ako at move on. Naisilang ko ang aking anak na malusog at hindi ako nahirapan. Kaya naman masayang masaya kami ng nanay ko.
Mabuti na lang, bata pa ang nanay ko at malakas pa at hindi niya ako pinabayaan. Ilang buwan na ang nakakaraan, nagtataka ako, ang itim ng leeg at kilikili ko ay hindi pa nabalik sa dati. Kaya naabutan ako ni Darwin na umiiyak at tatawanan lang niya ako. Anak, ganyan din ako noon, ilang taon din bago bumalik sa dati. Awa naman ng Diyos, nawala naman agad yung sa akin noon. Tatlo kayong lumabas sa akin at talagang ganyan anak, isa ka ng ina ngayon. Tanging nanay ko lang ang kakampi ko noon kasi si Darwin, binubuli niya ako at tinatawanan. At ang masakit pa Sir Von, makalipas ang isang taon ay buntis ulit ako. Kada destino ni Darwin sa malayang lugar, sabik ito makipagtalik. Kaya naman buntis agad ako at wala na akong magagawa. Sabi nga ng itay ko, para saan na nag-asawa ka kung ayaw mong mabuntis? Dapat nagmadre ka. Uwi ka nga ng tatay kong pilosopo at tama ang inay. Wala akong magagawa at inanako. At awa naman ng Diyos para naman akong reyna at ang dalawa kong anak, alagang-alaga ng biyanan ko at ng nanay ko. Pero sa una lang pala yun Sir Von. At habang tumatagal, pataba na ako ng pataba. At kahit hindi naman ako masyadong makain, ewan ba? Bakit ganun? Naging 32 na ang bewang ko at ang kutis ko hindi na balanse. At ang itim ng leeg ko hindi na nawala. Mag-diet ka naman mahal. Hindi na kita maayakap ng ayos ah. Saka ang laki ng braso mo. Ano ba naman Julie? Alagaan mo ang sarili mo. Ang sakit mo namang magsalita Darwin. Ikaw kaya ang mga anak, tignan ko lang. Sagot ko naman na paiyak na ako sa awa sa sarili ko. Ayan, iiyak na naman. Ang overacting mo. Kakasawa na Julie. Ganito na lang lagi ang pag-uwi ko. At naging malimit na ang aming pagtatalo Sir Von. At parang nandidiri ang aking asawa sa akin. At yun ang aking pakiramdam. Hindi ko naman masabi sa nanay at tatay ko kasi para naman akong bata para gawin pa yon. Pero hindi naman maiiwasan na kada dating ni Darwin ay magtatali kami. Kaya ang tatlong anak, naging apat at nagpa-ligate na ako dahil hirap na akong manganak. At may naririnig pa ako sa side ng asawa ko na grabe daw ang hilig ko. Hindi daw ako marunong mag-control. Kesyo pagod na pagod daw si Darwin sa pagtatrabaho. Sa isip ko naman, bakit ako? Ako lang ba ang nagawa ng bata at kung hindi ko pagbibigyan ng asawa ko, paano sa iba siya magpaparaos? At naramdaman ko na iba na ang pakikitungo niya sa akin at may pagkakataon pang sadya nilang pinaparinig sa akin ang salitang dugyot na ang sakit para sa akin ng salitang yon. Bakit ganyan ang asawa ni Insang Darwin? Ang dugyot naman? Bakit ang itim at ang tabanan niya? Yak! Baka palitan na yan ni Insan. Kay gwapo ni Insan, Darwin. Ang asawa. Oink, oink. At nagtawanan pa sila at alam kong sinadya nilang iparinig sa akin. Tuwing umaga kasi pinapainitan ko ang bunso kong anak na sanggol pa noon, iiyak akong papasok sa loob ng bahay namin hanggang magka-anxiety depression na ako, Sir Von. Pag-uwi si Darwin ay inaaway ako at pinapatulan ko naman. Tama na, Julie. Mukha ka ng kalabaw pag nag-iiyak ka. Malapit na ako maumay sa'yo at ang laki na ng gastos ko. Tulungan mo kaya ako. Paano ako tutulong, Darwin? Alam nga namang iwanan ko ang apat mong anak. May edad na ang nanay ko at ang nanay mo naman ayaw nang mag-alaga. At palagay mo hindi ako nakakatulong sa'yo? Di ikaw na lang ang mag-alaga ng anak mo. Hanggang umalis na ang asawa kong magkagalit kami. At mula nga noon, hindi na nauwi ng dalawang beses sa isang buwan ang asawa ko. At dahil sa malayang lugar ang destino niya, wala akong alam sa nangyayari sa kanya. Hanggang nagpapadala na lang ito sa money remittance at ang dami na niyang rason. Ang mahal ng gas ngayon saka hindi na maganda ang makina ng kotse. Nasa pagawaan ngayon. Ang mahalaga, nagpapadala ako at huwag kang demanding. Mag-alaga ka ng anak mo. At yan lang naman ang kaya mong itulong. Halos wala na akong iluha Sir Von at inuunawa ko na ang lahat. At dahil sa depresyon, lalo akong tumaba at hindi ko na alam paano pa papayat. Naghahatid ako ng bata sa school habang inaalagaan ng nanay ko ang bunso ko. Pagdating ko naman sa bahay, maglalaba ako at maglilinis ng bahay hanggang mapabayaan ko na ng tuluyan ang sarili ko. Halos lahat ng makakasalubong ko ang tanong, anyari sa'yo Julie? At binging-bingin na ako sa mga naririnig ko Sir Von. Maging ang mga hipag ko, ganun ang bungad na salita sa akin. Ano ba yan Ate Julie?
Nanganak din naman kami pero hindi naman kami nagkaganyan. Manalamin ka nga. Kita mo ba ang itsura mo? Ang bilbil mo? Grabe, naawa sa t-shirt mo. Mukha ka pang maasim. Apat ang anak ko at wala akong katulong. Samantalang kayo, iisa ang mga anak at ang asawa ninyo natulong. Ako, asan ang asawa ko? Di ba wala? At may hindi nauwi? Tapos kung makapuna kayo sa akin, ganyan? E paano ka uuwian sa itsura mong yan? Saad pa ng hipag ko sabay talikod. Sabog na naman ang luha ko, Sir Von. At halos gusto ko nang magpakamatay ng oras na yon. Wala akong laban sa kanila. Kasi ang mga asawa nila, marunong kumpara sa kapatid nila na halos pinabayaan na ako. Nagpapadala nga ng pera si Darwin, pero sapat lang naman sa apat niyang anak at hindi ako kasama sa budget. Ni pambili ng cologne at powder, hirap akong ibawas sa kanyang padala. Nagkakasakit paminsan ang apat na anak ko at sabay-sabay sila at natataranta ako. Agad kong itatawag kay Darwin ang problema namin, pero papatayan lang niya ako ng cellphone. Hanggang nakakahalata na ako at nagsimulang magduda. Ramdam kong may kakaibang nangyayari. Nag-text ako kay Darwin at tinakot ko na pag hindi ito umuwi, ako ang pupunta sa lugar niya. At ibalik na kako ang kotse ko. Total, hindi na siya umuwi sa amin. Ilang paulit-ulit na ganun ang text ko at deadma pa rin ito. Hanggang sumagot ito na hindi ko nagustuhan. Ang ingay mo, nakakairita ka. Nakakasawa na ang bunganga mo. Kung anong pangit mo, yan din ang nalabas sa bunganga mo. At ang text na yan, alam kong hindi si Darwin. Nag-init ang ulo ko at tinawagan ko, pero binababaan ako. Kaya isang matinding reply ang ginawa ko sa text. Hoy babae, naka-blotter na ang asawa ko sa women's desk ng PNP at may nakakita sa inyo at may nagpadala sa akin ng larawan nyo. Pangit talaga ako at pangit din akong magalit. Humanda kayo sa ganti ko, ipapakulong ko kayo. At ang sinabi kong yun ay haka-haka ko lang naman. Kumbaga, hinuhuli ko yung nag-text. Pero hindi na ito nag-reply at para sa akin, totoo ang aking pakiramdam. At ang nag-text, ang kabit ni Darwin. At ngayon, handa na ako. Hinayaan ko lang muna sila at hinintay kung magkakamali si Darwin. Tulad ng pagpapadala ng sustento niya at mawala ito o tuluyan ng lumiit. Doon ako magwawala at sa opisina ng kumpanya ng alak ako manggugulo. At yan ang plano ko. At tama nga ako. Nabawasan na nga ang padala ng nasa 2,000. At ang alam kong sahod niyang 20,000, halos 6 lang ang sa amin ngayon. Saan na pupunta ang nasa 14,000 at hindi ko yun matatanggap? Libre naman ang bahay nila at may OT pa. Saan na pupunta ang pera na nararapat sa mga anak ko? Nag-file ako ng report sa HR ng kumpanya ng asawa ko at sinabi kong missing na ito at hindi na umuwi sa pamilya niya. At sinabi ko na magdidemanda ako kung hindi ililipat ang asawa ko sa bayan namin. Agad namang umaksyon ang boss ng asawa ko at balita ko na pagalitan raw ito. Agad inilipat sa mismong bayan namin. Galit na galit itong umuwi sa bahay namin, dala ang lahat ng kanyang kagamitan. Lisik na lisik ang mata ni Darwin nang pumasok sa pintuan namin at pinagmumura ako at sabay sampal at tadyak sa akin. Kitang-kita ng mga anak ko ang ginawa sa akin. Kaya ang panganay kong anak, pinagsusuntok ang ama niya. At bigla niyang itinulak ang bata at dumugo ang ilong nito dahil tumama sa bangko ang mukha nito. Nagsisigaw ako at nagdatingan naman ang mga hipag at bayaw ko at inawat si Darwin. Ididimanda kita! Ipapakulong kitang demonyo ka! Pati ang anak ko, papatahin mo! Sigaw ko. Agad akong tumawag ng pulis at inagaw pa ng biyanan ko ang cellphone ko. At tanga daw ako pag ginawa ko yun. Wala daw akong utang na loob at pinagtulungan na nila akong murahin. Dumating ang mga pulis at agad pinusasan si Darwin. Dahil naabutan nila si Darwin na hawak ang buhok ko at ang anak ko, duguan. Ang gulo-gulo noon, Sir Von, ang bilis ng pangyayari talaga. Tinawagan ko naman na magulang ko at hinakot agad namin ang gamit namin. Gamit ang sasakyan ko. At pinagmumura din ng ama ko ang biyanan ko at nagbanta ang tatay kong ididimanda din sila. Ang sakit ng tadyak at sampal ni Darwin, hindi ko na naramdaman. Ang masakit sa akin, ang makitang may umaagos na dugo sa ilong ng anak ko. Kaya lalaban na ako at hindi ako papatalo kay Darwin. Agad naming dinala sa ospital ang anak ko at awa ng Diyos. Wala namang naapektuhan sa mukha at ulo nito.
meron lang daw pumutok sa labi at ilong nito. At nang ayos na ang anak ko, ako naman ang kumilos. Pagsakay kong muli sa sasakyan ko, napuna ako ang papel sa sahig ng kotse ko. Resibo ng sogo at naggalgal pa ako sa mga sikretong parte ng kotse ko. At doon tumambad sa akin ang isang card na mukhang galing sa bouquet ng bulaklak. I love you, Suzette. Baliw na baliw ako sa'yo. Mahal na mahal kita. From Darwin. Tumutulo ang luha ko, Sir Von, hindi dahil sa selos. Dahil sa awa sa sarili ko. Kasi ni isang dahon ng bulaklak, hindi ako nabigyan ni Darwin noon. Samantalang sa kabit niya, halos sambahin na niya ang babaeng ang pangalan ay Suzette. Dumiretso ako sa police station at dinagdagan ko pa ang kaso ni Darwin. At kahit ipangutang ko, kumuha ako ng mamahaling abogado. At tinadtad namin ng kaso ang magaling at gwapo kong asawa. Hanggang sa hearing, binabastos ako ng biyanan ko at bayaw at hipag ko. Kaya idinimanta ko rin sila ng libel at nanalo ako at nagbayad sila ng malaking halaga. At may puhunan na ako para makabangon kami ng mga anak ko. Si Darwin naman, pwedeng magpiyansa kaya lang 100,000 ang halaga. At alam kong wala silang kukunan. Kaya tatapusin niya ang sentensya niya at sa kwenta ko, 70 anyos na ang kanyang edad sa paglabas nito ng kulungan. Galit na galit sa akin ang pamilya ni Darwin at may banta pa sa buhay ko. Kaya lang, ang dalawa kong kapatid na lalaki, lumabas na ang pagmamahal sa akin bilang kapatid. At nagbanta din na oras na may mangyari sa akin ay dadanak ng dugo. At nakarating ito sa pamilya ni Darwin. Kaya nanahimik ang mga ito dahil kilala nila ang dalawa kong kapatid na mga barumbado. At kilala sa lugar naming kayang manakit ng tao. Lagi akong niyayakap ng panganay kong anak at laging tanong kung okay lang ako. Doon ko, Sir Von, napatunayan na hindi kayang palitan ng asawa ang 10 anak. Kaya naman naka-move on kami at nagsimula muling baguhin ang buhay namin. Pinatawag naman ako ng kumpanya ng asawa ko at ipinalit sa kanyang pwesto. Dahil sanay ako sa takbo ng negosyo ng alak, madali akong natuto bilang ahente at manager na rin ako ng ilang branch nila. Masayang masaya na ako ngayon, Sir Von, at minsan kong dinalaw ang asawa ko, suot ang kanyang uniform, at pinagmalaki kong ako na ang bahala sa lahat at salamat ka ako sa kanya at sa trabaho. Sinabi ko ding kung hindi sa katakawan niya sa babae, hindi ako magkakaroon ng permanenteng trabaho ka ako. At tinawanan ko pa ng nakakainsulto. Wala na siyang masabi pa habang tumatawa ako ng pangiinsulto. Kay sarap ng buhay ko ngayon, Darwin. Instant manager na ako at regular pa. At papayat na ako at muling aalagaan ang sarili ko. Paano yan? Di ikaw naman ang magmumukhang dugyot. Amanos na tayo, Darwin. Ako gaganda muli kahit pa maedad na at mag-aasawa muli ng gwapo habang ikaw mabaho at malungkot ang buhay at lalabas ka man dito, may rayuma ka na at nakakaawa ka naman. Sabay halak ako. Kay sarap sa pakiramdam, Sir Von, at sinabi ko lang naman yon. Hindi na ako nag-asawa pa. Dalawang babae at dalawang lalaki ang anak ko at hindi ako ganong klaseng ina. Ayokong mapagaya sila sa akin. Lalo na't magaganda at kay tataas din ang dalawa kong anak na babae. Hindi ko kakayanin na may mangyari sa kanilang masama at baka doon ako bumigay. Ngayon, maganda na muli ako. Regular na muli ako sa dermatologist ko. At kahit mataba pa rin ako at maedad na rin, wala na akong pakialam. May mga katrabaho akong lalaki na nagpaparinig pero immune na ako sa mga lalaki. Ang nanay at tatay ko ay matatanda na at pinaranas ko naman sa kanila ngayon ang masarap na buhay. Mawala man sila sa piling ko, naramdaman naman nila ang maging payapa at marangyang pamumuhay. Mahal na mahal sila ng mga anak ko. Ang panganay ko ay nasa kumpanya na rin ng alak at maganda na rin ang sahod. At ang kanilang ini-spoiled ang nanay at tatay ko. Nadadatnan ko silang nagtatawanan at may masasarap na pagkain sa mesa. Papatak na lang ang luha ko dahil kahit papano, naaabutan ko pa silang masaya. At kung bumigay na ako noon at hindi lumaban, paano na kaya sila ngayon? Yan ang kwento ng buhay ko, Sir Von. Salamat po sa matiyagang pakikinig at sa kagaya kong biktima ng asawang walang respeto sa kanilang partner. Laban lang po at manalig sa Panginoon at tsak kagaya ko, makakamtan nyo rin ang katarungan. Basta po, tiwala lang at magdasal sa Diyos.
Hanggang dito na lang ang ating tampok na kwento ngayong araw at maraming salamat sa lahat ng nakikinig at sumusuporta sa atin. Shoutout kay Merly Limon na nakikinig sa atin mula po sa Athens, Greece. Hello po sa inyo at salamat po sa suporta. At sa lahat ng mga nag-comment sa ating last video, salamat po sa inyo. At kung gusto nyo rin ma-shoutout dito sa ating video, ay mag-comment lamang po kayo. At abangan ninyo ang ating susunod na upload. Hanggang dito na lang muna.